morning, everyone. Today, we're gonna have some fun. Nandun ulit tayo sa expressway. This is our second time. And nung una, nagpalagay muna tayo dito ng RFID. And then, ayun na nga, bumiyay tayo sa malapit lang sa Bukawi. Then bumalik. But today, medyo mas haba natin ng onti. We will take Floridel. Ah, hindi. Santa Rita exit. So, kaya tayo nag-ride ngayon kasi atin lang tayo ng binyag ng natin. Binyag ng anak ng kumpare natin. So, sinamantala na natin yung araw para makapagkuha ng video. Dito, papasok na ako. Sarap sa pakiramdam. Diba? Ayan, nasa pa rin yung ko, motor ko, nasa break-in period pa rin kasi nasa 500 pa lang tayo, guys. Kaya ito, hindi pa rin tayo masyadong bumubuhili ng gusto kasi gusto natin maayos yung break-in natin. Itong Cafe 400 ko, si Spain, is almost 7 months na. Sobrang busy sa trabaho, sobrang busy sa mga ginagawa, kaya madalang din talaga maharap pang pag-ride. Kaya ito ngayon, ito yung chance, kaya binidyo ko na rin. Ayan. Sa mga nag-aalala dyan, okay ba si Cafe 400 sa expressway? This is the chance, tignan po ninyo kung magkakaroon ba tayo ng problema. Kasi minsan nakikita ko sa mga posts na kung okay ba si Cafe 400, ganun, ganyan. Wala bang masisira, ganun, ganyan. So, hindi naman porkit sinabi ng China pagkabinyay mo, sira agad. Nasa sa iyo pa rin yan kung paano mo siya i-handle, kung paano mo siya gamitin, kung paano mo sundin yung mga nasa loob ng kanyang manual. So, nung nakuha ko si Spain, yan, binasa ko yung mga manual, lalong-lalo na sa pag-break-in, saka sa paggamit sa kanya. Ang Cafe 400 natin, hindi naman to pwedeng gamitin ng dire-diretso nang walang pahinga. So, nakalagay doon, sa pagkakaalala ko, pag ginamit mo siya ng 1 hour dire-diretso, pahinga mo. After nun, diretso ka agad. So, ano ba yung mga bagay na na mape-prevent mo pagka sinunod mo yung gano'n? Siyempre, unang-una dyan, yung mga parts ng motor natin na gawa sa rubber, sa plastic, ganyan. Ano ba yung mga yon? Yun yung mga gaskets, yan, o-rings. Kaya minsan may mga nakikita ko bakit merong singaw, bakit may tagas, bago-bago pa lang. So, i-maintain lang natin yung tamang paggamit. Hindi lang yung maintenance yung mismo sasakyan, mga change oil. Hindi. Kung paano natin siya gamitin, kasama yon sa paraan para mas sumaba yung buhay ng motor natin. So, meron na akong kasalanan kasi matagal ko siyang hindi ginamit. Hindi ako nakapag-lube ng kadena. Although, ayun na nga. Nakalimutan ko. Nag-alala lang din ako. Pero alam mo naman, di agad nakisira. Magbalik na lang ng bahay. Yan, andito na tayo sa loob ng expressway. Yan, maintain speed lang ako. Chill-chill lang. Lalo na mag-isa ka. Mahirap di ba? Mahirap nang magkamali. Aksidente ka, tapos mag-isa ka, wala kang kasama. Hirap pa naman ngayon, pag na-aksidente ka, dinala ka sa ospital, wala kang kasama. Hindi ka basta-basta gagalawin. Diba? So, chill lang tayo. Then, kunin lang natin yung momentum natin. At marami rin naman dito sa... Alam natin na hindi lang naman motorcycle rider ang kumoto dito. May mga four-wheel drive din.
Four-wheelers din na kadalasan kamote, lalo-lalo na dito sa expressway kasi lagi rin naman ako dumadaan dito na nakakotse. So, madami, madami din talaga nakamote dito. So, ingat lang din tayo, lalo na pag nag-isa. And maintaining speed lang ako, chill lang. Yan ang napakasarap dito eh, kay Cafe 400. Kapag ka tumatakbo ka ng yan, 80 to 100, ah, napaka sobrang smooth ng ano mo, ng takbo mo. Yung vibration, napaka less, parang akala mo nakasakay ka lang talaga sa typical na ano, ng mga 150cc na motor. Yan. Yung init ng makina, dito, pag nasa expressway kayo, yung mararamdaman. Overtake tayo. Ten speed pa rin. Huwag masyadong aggressive. Ayan. Kasi nga, break in pa tayo. Tapos, may mga nababasa din ako na comments na nahihirapan silang mag-neutral. So far naman sa akin, eh, hindi ko pa na-encounter na gano'n. Sa bagay, nung una, oo, kasi medyo nangangapa pa ako. Pero nung nagamit ko na siya palagi, ayun. Sisiyo na sa akin mag-neutral. Sungkit man o apak pababa. Kasi nagtataka din ako eh. Ba't nahirapan silang mag-neutral? Kaya naisip ko baka mamaya, eh, may damage yung motor. O kaya yung clutch lining nyo. Eh, sa akin kasi, hindi ko naging problema ngayon yan, yung pag-neutral. Kahit mag-stop and go, stop and go ako. Nakakapag-change ako ng shift to neutral lagi. And then, minsan, naisip ko din yung clutch eh. Kasi siyempre sabi nila, madali nga daw masira. So, tingnan natin. Although bumili na rin ako ng replacement part para kung sakaling bumiyaya ako na malayo at masiraan ako sa daan, eh may pamalit. Pero today, wala akong dinala kahit ano kasi alam ko naman na nasa ano pa siya eh. Break-in period, ang iklipan ng tinakbo. Fast lane tayo, takbo 80-90 lang. Mabagal kasi nasa harap natin. Diyan sa third lane. Nakabalik tayo ulit sa so, ito yung pinapractice ko lagi eh. Talagang hindi rin ako nag-stay sa ano, sa fast lane ng matagal, lalo na pag nakita kong wala nang ano sa harapan ko. At na bumabalik ako lagi ng third lane, di babalik na lang ulit ako na fast lane kapag overtake ako. So gawin natin ugali ganyan kasi laking abala sa mga nagmamadali, lalo na yung mga, di ba? Lalo na yung mga tumatakbo lang ng mga nandiyan, 70, 80. Marami akong na-encounter na ganun eh. Yun, then, yan. Pagas muna tayo, para sigurado. Although marami pa rin laman tong ano eh, tangke ko. Pero siguraduhin na natin para wala na abala mamaya. Yan. One time, nung unang mga takbo ko kay Cafe 400. So nagpa-full tank ako nung pagkabili. Yan. Then nagamit ko siya ang tinakbo ko hanggang 200 kilometers. Then nag-red siya. Then, nung nagpakarga ako, nung nag-red siya, nagpakarga ako, ang naging na-consume ko is almost, ano, 500 pesos kasi yung inaabot nung pa-full tank ko nun. Nakalimutan ko lang kung magkano yung price ng gasoline. Yeah, ito, check ko, punin ko ulit. Wait lang.
pre. Cost 300. Ito na. Pagpakarga na tayo. Parang inabot lang ng 250 yung gas ko. Marami pa talaga siyang laman. Yan. Minsan mapapaisip ka kapag meron ka ng mga ganito, katulad niya, big bike. Talagang ano eh, kung ikaw eh nasa typical na buhay, yun, katulad ko, hindi ganun kalaki ang kinikita. So, medyo ramdam mo din talaga na yung gastos kapag gusto mong gamitin yung 400cc mo, hindi sa gas, pero sa toll fee. Nagde-decide nga ako na umuwi ng Pangasinan. So, kinumpit ko, 1,400 balikan ng toll fee, di ba? Then, yung gas ko, aabot na siguro. Kasi, ano eh, na-compute ko na tong, ano, kung ilan ang nakakonsume ng ano ko. Kasi 25 kilometers per liter to eh. So, binilang ko, mga tila aabot na 300 papunta, 300 pabalik. So, magkano din yan. Oops. Ay, may mga bikers pala dito. May mga naka-classic pa, oh. Yun, oh. Sarap sana sumabay. Kaya lang, baka mabibili sila. So, anyway. Ano nga. Anong fit ko? So, almost gagastos tayo ng 2,400 balikan sa ride papuntang Pangasinan. Ayan, sa Dagupan kasi kami. So, medyo matagal-tagal na ipunan. Although, nag-iipon na tayo. Meron tayo alkansya. So, hintayin lang natin. Right? Sasama ko kayo. Sama ko kayo doon. Ayan. Para masubukan ko na rin na mas malayo. Ayan. Gusto ko kasi maranasan yung isang haba ng expressway. From north to Tuiplex. Nandun paglabas ng ano. Gusto ko pa nga hanggang Baguio. Kaya hanggang law nun, kung hanggang saan ang end ng ano, expressway, pero medyo malabo pa, hindi ganun kalaki yung pera natin, so pag-ipunan natin yun. Yan, so ngayon medyo nagamit na natin tong ano natin, yung cafe 400 ng malayo-layo, so siguro pwede tayong mag-add ng speed. So dagdagan natin ng konti, total mainit na mainit naman na siya. Yan. Yung bilis. So, ayan. Half throttle lang tayo. Yan ang lagi kong ginagawa. Pagka naka-maintain ako ng speed, half throttle, nilalaro-laro ko lang. So, hindi, yun ang kagandahan, guys, eh. Kaya siguro, kaya nakakatipid ako sa gas dahil, ano yan, hindi ako pala bomba. Hindi ako yung gusto mabilis agad ang take off. Ako ang ginagawa ko kasi daan-daan lang talaga, guys, yung primera, segunda. Lalo na tong Cafe 400 natin, yung primera saka segunda nito, maiksi lang talaga. So hindi ko binibirit doon. Nagsi-start ako mag-gain ng speed pag nasa tresera na ako. Then half throttle, daan-daan, clay, hanggang sa makaabot tayo sa speed na gusto natin. So, pag mag-overtake lang ako, tapos mabilis yung mga kasabay ko din ng onte. So, medyo lumalampas tayo sa throttle, nagiging 3/4 yan. Pero hindi ako nagpo-full throttle. So,
alam nyo naman, iniingatan ko lang din yung motor. Ayokong laspagin na katulad ng iba na heartbreaking. Hindi ako ganun lahat, sa lahat ng motor ko, hindi ako ganun mag-breaking talaga. Binibigyan ko siya ng time para makapag-adjust sa driving ano ko, driving skill ko. Yan, so ano, napakasarap talaga sa pakiramdam na makapag-ride ka paminsan-minsan, lalo na pag dadatong ganun ng stress. Yan. So dito pag nagmotor ka, alam nyo naman, nagmotor ka, umalis ka ng bayan, stress ka. Pagbalik mo, naisip mo yung tinakbo mo, yung tama ng hangin, yung mga nakasabay mo sa kalsada, yung mga nakikita mo magagandang tanawin, yung mga hampas ng hangin sa iyo, napakasarap. So, iba-iba naman ang tao eh, kasi siyempre, magkakaiba naman tayo ng ugali, magkakaiba ng gusto. So tayo mga motorcycle rider, yan ang number one pantanggal ng stress natin. Pag-ride. Tapos secondly, pag nakakabili ka ng mga accessories ng motor mo, kahit wala ka ng kain, di ba? Tiis gutom, ipon sa lapi para sa pyesa mo. Di ba? Nagkakaiba-iba lang tayo kasi yung iba gusto na-upgrade yung motor para lalong bumilis. Meron naman motorcycle rider na tulad ko, gusto ko sa stock lang tayo. Depende. Mga napapalitan lang natin siguro, mga ilaw-ilaw, preno. Pero yung pagdating sa makina, yung pagpapabilis pa, hindi ako ganun. Gusto kasi pagdating sa engine, gusto ko, sinusunod ko, yung makers, yung mga engineer na gumawa ng engine natin. Minsan nga pati sa gulong eh, maselan ako sa wheelbase, sa wheel size, kasi alam ko kaya ginawa yung size ng ano natin, ng gulong saka ng rim, nababagay yun sa aerodynamics saka sa stopping capability ng motor natin. Katulad nitong motor natin na ito, drum brake sa likod. So, ginawa ng mga engineer sa aking palagay, kaya nilakihan yung wheel size sa harap, para upright tayo, para magsakali magpreno tayo sa harap. Yan, mas magiging balance yung braking capability ng motor natin. So, hindi ko pinapalitan talaga. So, kung ano yung nilagay sa gulong, saka ano, kung ano yung size, kung ano yung rim size, sinusunod ko kasi lalo na yung sa tire pressure. Kasi naadyan lahat eh. Kumbaga, yung ginawa ng engineer kung saan magiging maganda yung takbo mo, kung saan makakatipid ng gas. Kasi kasama yan eh. Kasi mapapansin nyo, kapag hindi nyo nasusunod yung tire pressure, may nakaka-apekto pa rin yon sa ano mo, sa gas consumption, lalo na kung malambot ba, matigas ba. Yan, nakaka-apekto yon. Tapos sa kain sa gulong, di ba, doon nakaka-apekto pa rin. So napagilid ako, kala ko, hinahanap ko kasi yung Santa Rita exit, kinakabahan ako kasi hindi ko pa nakikita sa mga signboard. Yan o, hinahanap ko. Kaya nangangapa pa tayo. Kasi baka lumampas. Diba? Ayan, layo. Pag nagpabalik ka, layo pa nang ikutin mo. Ayan, so... Ayan, nakita ko na. Okay, pwede nang gumit na ulit. Ayan, so... Chill lang tayo. Chill na chill lang din talaga ako dito. Naya ko lang. Yun, oh. Wow. Yun. Ah, sila yung kanina. Nando. Minsan gusto ko sumali sa mga clubs, lalo na sa mga
big bike users. Kaya lang, tingin ko kasi, unang-una hindi tayo makakasabay. Saan tayo hindi makakasabay? Unang-una sa gastos. hindi natin afford na, siyempre, mapupunta nila, na hindi natin basta-basta masasabi na kaya nating ano, tustusan, sakali, di ba? So, I've been to many clubs, dami ko na nasalihan. Minsan, siyempre, nakakahiya na isang beses ka na nakasama, tapos hindi ka na sumama. Uy, you know, please, nga. Siyempre, minsan, nakakahiya kasi nakikita mo sila. So, magkakaroon ka pa ng frustration. Imbis na wala kang stress, may stress ka kasi gusto mo sumama, hindi ka makasama. Diba? So, mas okay na sa akin yung solo rider kung may magaya at kung pwede ako, sasama. Balat! Balat mo na! So, guys, sinubukan ko nung hindi magpabilis from 6,000 RPM. Oh, sarap. Sarap talaga. Sarap. So, sa takbo kong to, yan, yan. Umabot ako ng almost 120. Maganda talaga, ano? Pagka umabot ka na sa ganung takbo, yuyuko ka. Kasi malakas talaga yung tama ng hangin sa'yo. Hindi lang makayuko dito kasi yung camera ko, gamit ko cellphone, baka umagis pag niyuko ko. So, maintain ko na lang yung upright position ko. Sarap mag-top speed talaga, no? Woo! Sarap. Malapit na tayo sa exit, so malapit-lapit na rin tayo magpaalam. So, yan na. Sakto yung Google Map natin. Sakto sa oras, so hindi tayo malilipas sa Binyag. I go from San Mateo to Santa Rita. Almost 1 hour pa lang to, so tama yung sinabi ni Google, 1 hour and 5 minutes, yan. So, accurate din talaga si Google. Yan, lagi kong kasama siya, ang aking ano. Siya ang aking, uy, mapapatingin ka pa rin talaga sa magagandang motor, yan, yan, no? Tama nila, nakakaingit, pero na rin na lonely tayo para kahit saan makakainto tayo. Kung ano yung speed na gusto mo, yun ang masusunod. Hindi ka magagahol. Naranasan mo na rin kasi magsasama, so may mga time na talagang mabibilitang magpapakbo ng mabilis. Hindi mo may hindi mo maintuan yung mga ano, lugar na gusto mong intuan kasi nga nakasunod ka dun sa timon. Napit na tayo sa Tabita. Sarap sana sumabay siya pa nila. Malayo-layo lang pa sana biyay ko. Makikibuntot sana ako. Pero hindi ko alam kung aabot tayo. Pero tingin ko naman, yung testing ko kanina, kaya sumabay. Kaya lang hindi ko lang alam kung doon sa mahabang ganung takbo, makakabuti sa motor natin. Kaya siguro mas maganda mag-ride. Kasama mo, katulad mo kasi 400 din ang motors. Para cautious and then safe driving talaga. Para sakal pare-parehas kayo ng takbo. Pare-parehas kayo ng motor. So, walang magiging ano. Hindi mo maano yung motor mo. So, ito na exit. It's time to say goodbye na. Bye-bye mga kakape, subscriber natin. Maraming salamat sa panonood. And hanggang dito na lang. Maraming salamat. Stay safe, ride safe. Ciao. Bye!